Alright, so part 2, Damusa, Lanang, Davao City. So, tingnan natin sila. Ito yung mga kumakain ng burger doon kanina sa Bokpak Burger. Tapos, tingnan natin sila kung anong gagawin nilang diskarte para sila makatawid papuntang trabaho. Ah, may daan na pala doon. Okay, tara, sundan natin. Sundan natin. So, sundan talaga yun. So, syempre, para malaman natin yung ano, you have to be on their own shoes, ha? Diba may mga English-English mga ganyan, diba na if I'm on your own shoes or if I'm on your shoes, ganito yung gagawin ko, diba? Ah, okay, ito pala yung daanan. Ayan si ma'am. Ayan, tingnan natin si ma'am. Ginabahan niya. Wala. Ma'am. Asa ka to, ma'am? Trabaho ka? Call center? Ako sa mga kadip, mga pilyariasis ka diya, ah. Dari sila ni Agyo? Ako yung nag-uol ba? Dari ka, Agyo? Dari sa ni Agyo? Oo. Dari. Ali. Sambi ko, ali. Dari sa ni Agyo? Sa tinuoy ko dahil ano, istorya nga, looy dahil mga taga call center dari apag maulan, no? Kay Kuan? Basa. Okay. Amping taon, ma'am. Trabaho taon si ma'am. Taon, call center. Dagog sila doon call center, pero ito nila yung ilahang ano eh. Ilahang task, no? Ilahang working environment. Grabe ka tugnaw. Grabe ka aircon, no? Matod pa, makamatay daw sa sobrang katugnaw. Pero naanad naman po sila na lugay niya. Tapos, yun. Sanayan lang talaga yan. Pero siyempre, darating talaga sa point na, yun, o, diba? May ano pala doon, may gate na yun, pinasokan nila. Pero siyempre, parang bawal na tayo doon at hindi naman tayo call center agents. Ako yan na worry kay ma'am. Ito, taas ng tubig kasi, oh. Siya para si ma'am, parang bata kanina na gano'n, nag-i-enjoy siya sa tubig. So, dito lang, dadaan sila. Shortcut. Okay, tapos ngayon, kunyari ako ya papasok dito yung ano ko, opisina. Let us see, hala nga. Let us be on their shoes. O, tinan mo si kuya, di ba? Hirap siyang ano, makadaan, o. Yun, tinan mo si kuya, o. Hirap siyang makadaan. Para-paraan lang. Ayun, ano din siya, nakaraos din. O, kunyari, dadaanan mo tong ano, itong, yung parang sa parking area, di ba? Yung may yelo. Eh, parang boundary. Para tanda na hanggang dito lang. Mahirap nga, no? Kawawa nga talaga yung ano. Hindi naman kawawa na ano. Kumbaga parang, nakalungkot. Ganun. Hindi naman yung kawawa. Kasi kawawa is para sa akin, parang helpless, no? Mayroon pa rin naman magagawa, no? Pwede kayong mag, ano, karang. Alam mo yung karang? No? Yung karang ba? Yung ginagawa ng mga batang 90s. Kadang or karang. Oh, tingnan mo to. Kapag kauulan pala, alam na ng mga taga rito yan, mga taga IT Park employee, na kapag kauulan, kung na kayong sumakay ng jeep, sakay na kayo ng taxi or ng tricycle, ganun, no? Para hatid kayo sa loob, para yung sapatos, eh, gaya nito, di ba? Ako lang nakikita, uy, kinuloy! Formado sila, magkatrabaho yan, tapos tatalon yan sila mamaya, yun, no, talon yun, no, yung mga natin, hero yung mga yan, kasi dahil sa sobrang sipag nila, sumasahod sila, meron sila pang gastos, pambili ng mga pagkain, pambayad sa mga apartment, lahat-lahat, no, mga bayarin nila dito sa Davao. So ngayon, siyempre, taxes yun, no? Taxable lahat yan. Lahat ng gastos may tax. Oo nga, no? Siya dito naman, may pa-shower. Ano naman to dito? Nasirang. Malakas na nga yung ulan. May nasira pang ano dito, pipe ng tubig. And welcome to the Musa IT Park.
Anflocor. Anflocor is yan yung ano, di ba? Parang corporation, collaboration ng Ayada sa may ataw nito, Aswila Cove. O baka nakalimutan ko na naman. Pwede. Ito si ate. Kasa ikante. Asa kagikan. Asa salod. Mamalingki ka. Paingon. Kanya asa kaagi na ron te. Basa man. Asa kaagi. Basa man. Dito o. Tikang na ganito o. Nakaisundo. So, pag maulang ilalit ko subno kay bahagi dahin o. Lalong paan eh. Dapat nabibang ka. Dapat tulay no. So shout out sa ano natin. Mga maawi ay ano, mahal na gobyerno. Maabot pa rin ugma. Kung gusto kayong ulan. Uy. Padra sakay nagpilikab. O oh, diba? O oh, pati si kuya, kumikita ang kabuhayan kasi yung sapatos ng mga agent o. Oh, nababasa kasi yan kung hindi siya sasakay ng tricycle palabas. Oh, eh kung hindi siya mag-tricycle pagawas, nabasa mo siya rito. Basa yung sapatos? Uy, basa ba kayo sa mad? Okay ra. Basi filariasis ba? Lalam dito? Yung mga agent no, labasan. Labasan, pasokan. Ngano ba dati? Nganong mabaha man dati dito? Dito? Yan, yan. So ngayon, pasok tayo dito. Tapos tayo dyan i-vlog yung gilid. Ayan, padjak. Charan! Di ba ang saya dito sa, ano, sa IT Park? O yun, call center agents ulit dito. Panoorin natin sila kung saan sila dadaan. O ito, motor. Okay yan, kaya yan. Op. Okay, ayun, doon sila oh. Mababasa. So, saan sila dadaan ngayon? Yan si ma'am, oh, di ba? Ang daming mga nagsibabaan mula sa mga sa jeep. Diba? So, saan sila dadaan ngayon? At may tubig ba? Ayun, hits. Oo nga, no? Problema ko. Uy, problemang malala pala talaga to dito. So, sino ba nga dapat itong umaksyon? LGU, tapos sa tulong na rin ng ating ano, ng ating BPO company no. Kung sino man ang nagmamay-ari. Pero anak si ma'am hindi sa ma'am. Di ka kaagi ma'am, lalom, lalom. Dito ka pikas, likod, likod, likod. Likod kaagi, likod. Ayun na may ano, may tricycle. Oh, kasi dadaan siya dito. Oh. Ayun. Di ba? Hindi sila makakadaan. Kailangan swimmer ka pala di. Kailangan pala dito sa ano, kapag ka mag-a-apply kang ano, call center agent sa May Damusa IT Park, dapat pala dito required ano no, magiging ano ka, swimmer. Dito siya dadaan, no? So it's a trap. Lalo ka lang ano doon malulubog sa tubig. Ah sige, ano tayo dito ngayon? Magtatrabaho tayo bilang guide. Iga-guide natin kung saan sila dadaan na hindi sila mababasa. Oh, yun si ma'am, safe na siya, 'di ba? Kasi dito siya dumaan kanina sa ano ko, sa gusto kong punta daanan sana. Eh lalo siyang ano, lalagapak lang siya diyan. Hirap nga pala no, mahirap pala talaga. So shout out diyan na sino mang ano, sinong pwedeng i-shout out natin no, LGU syempre. Na makipagtulungan din ang ano natin yung business owner no, yung kailangan mga employer na lagyan ng tulay tsaka maglagay ng ano salbabida tapos bangka. Sarcastic tayo dito na ano na video.
Bahanga talaga. Tapos ito ha, partida, ilang ano lang to, ilang oras lang yung, ilang minuto lang yung ulang kanina, alas 11, tapos tumigil din ba na mga alas 12:20, mga alas 12:10, ganun. So, mga more probably 10 to 20 minutes lang yung ulan na naganap. So, shout out sa ano dyan, sa LGO / kasi ano to no, collaboration data to ng ano, magtutulungan yung LGO natin, tsaka itong mga BPO owner, or yun, magtutulungan sila para masolusyon na itong ano, problema na dito na baha, tubig, stagnant, hindi naman siya stagnant, gumagalaw naman talaga siya eh, flowing pa rin naman siya, ha? Ilog na siya, kasi gumagalaw eh, kasi kung hindi ito gumagalaw, ang tawag dito naman ay lawa or lake. Diba? So welcome Lake of, pwede siyang gawing ano, panibagong turismo sa Davao. Welcome to the Lake of Damosa. Damosa Lake. Hindi na siya IT Park. Yan o. Yan. So sabi ni ate kanina, yun siguro siya ay nagtatrabaho yun sa canteen. O, hindi siya call center agents. Sa canteen yun nagtatrabaho si Manang kanina. Tapos meron siyang lapdang bit-bit na ba yung mamamalingki, no? Kasi siyempre almusal na rin mamayang konti. Alas dos na, no? Mag-alas dos. So talagang aabotin daw o umagahin daw talaga to dito bago mawala. Bago ho pa yung ano, tubig. So di naman na alam din kung bakit daw ganito yung tubig dito kadami. So siguro para sa akin, estimate ko lang to ha, speculation or ano ko lang to, assumption ko lang to, na baka dahil maliit yung ano, no, mas maraming tubig, maraming tubig, hindi kaya ay ako kumulit ng dalawang drainage. Kailangan siguro lakihan, no, dagdaga pa yung drainage, gagawa ng second floor. Second floor. Gagawa ng second floor na drainage. Hindi, lakihan lang siguro. Oh, hindi naman siya barado kasi oh, kita niyo naman, gumagalaw naman, moving. Yan, kaya yung si Angkol. Oh, problemado yan. Mababasa motor niya, dandahan lang. Oh, di ba, may car wash na siya. So hanggang doon din pala oh, mataas na yung tubig. Tara puntahan natin. Kaya nito, itong dinadaanan ko, delikadong lugar to. I mean ano, dito siya set for ano, pedestrian, di ba? Kasi hindi na to dapat dito yung tao, dapat dito sa gilid dito. Dito tayo. Up ya, mali popcorn. Baha na oh. Baha is real. Baha is real. Fountain. Hindi na gumaan na. Hindi na kailangan. May ano na, may fountain na dito. Yun. Oh, baha. Uy, baha. Shock sila. So ito na yung ano, corner ng Mamay Road. Corner Alyong to actually. Alyong to na siya. Hindi na siya Mamay Road. Yun, oh. Diba? Ang saya lang. Ang saya-saya. Dry washing ano na to sa kanilang mga sasakyan. Sa mga walang afford dyan pang puntang swimming pool, pantawid sa Island Garden City of Samal, pwede na kayo dito.
sarcastic ako for today's video, ah. Sarcasm, parang ganun, no? Sarcasm or sarcastic. Paras lang ba yun? Yun, si ma'am. Mahulog ka, ma'am. Kapit. Si Kuya, ang ating kanyang paa. Yan, yan din. Oh, partida. Ang ulan, ha? Partida, ha? Yung ulan dito, ano lang to? 20 minutes lang yung ulan dito sa kanina. 11, mga 11.55, ganun. Hanggang sa alas 12.20, o alas 12.00, ganun. Mga 10 to 20 minutes lang yung tinagal ng ulan. Pero mabilis na, malakas na buhos yun. Pero may mga ulan talaga na mas ano pa doon, mas malakas. So paano yan, na gumagana yung laging ano dito yung traffic light, no? Tapos biglang, tapos ang lakas ng ulan, ang laki ng baha. So lahat ng mga dadaan dito sa Mamay Road or Alyong to Road, Alyong to Avenue, automatically titirik yung mga sasakyan, no? So sana all titirik. Titirik sa baha pala, no? Pearl Farm. So Damusalan, Pearl Farm, DPC, Davao Packaging Corporation. Lalaki ng ano, alon. May tsunami. So tara, lakad tayo dito ng area. Tapos meron pang ano, go signal na siya, kumbaga, yan o. For G walker, I mean ano, for pedestrian, go na daw. So, sana ano, no, lagyan siya ng panibagong sign. Di ba, pag go is may tao na naglalakad. Dapat ano, pag may baha, automatic ang mangyari dyan ay hindi nalakad, lalangoy na, oh. Swim na. Uh-oh. Sige. Lights. Yun. Oh, nataya ako din ang tsunami. Okay. So, ito lang, ha, kung kayo nanonood nito, tapos meron kayong sasakyang dala, tapos galing kayo ng Damusa or Bahada, somewhere kayo dito sa Bahada, basta kung saan man kayo galing dito sa Davao, na parang naisipan nyo, tapos ang punta nyo ay Diversion Road, tapos naisipan nyo na mag-shortcut kayo dito sa may Alyong to Avenue, tapos may ulan pala na malakas, huwag nyo kalimutan na, remember, ayun nga pala, no, umulan pala kaninang kanina lang pala umuulan dito, so baka baha ngayon ang Alyong to. O kaya tanay ang kolo, problemado siya kung saan siya dadaan. Diba? Damaydan Dental Clinic and Dental Laboratory, Yellow Cab. O ganito si Kuya, tatawid si Kuya. Langoy, langoy, langoy. Ha? Kanina pa rin ba? Koad. Siguro kay ni ulan alas 11:50 baya. Nahuman alas 12:20, mga inana. Og makadaw ni sa buntag muhubas, matod pa sa tagadre. Na may ano, oh, signal, oh. Swim daw, swim. Ito ka, oh, Picas, ito babaw dito, mabaw. Oh. Diba? Yung forma niya, ganda ng forma, tapos mababasalan dito. So, syempre, ano yan, struggle yan, no? Burden sa mga taga rito. Lalo sa mga nagtatrabaho. Pag call center, babawal bang pumasok na hindi nakasapatos? May dress code ba yan? Required ba talaga ng, aray, basa tayo. Required ba talaga ng tawag nito? Nakapantalon, nakasapatos kapag papasok ng call center, 'di ba? Ano lang naman, boses lang naman labanan diyan. Oh, hindi mo naman zero kailangan ng ano, no, na kailangan good grooming. So comment down diyan sa mga call center agents or sa mga kahit hindi ka call center agent, baka mayroong kakakilala. So ano bang sabi ng mga kaibigan niyo, kapatid, kamag-anak na call center agents? Sila ba ay pumapasok talaga ng sumusunod talaga sa dress code kung tawagin? Na kailangan talaga naka 2x3 ang gupit. Uniform ba talaga kagaya nung sa Gaysano South Ilustre dati?
na yung gupit ng mga babae, record talaga yung ano, yung parang putol hanggang batok. Basta para kalibil sa tinga yung ano. Level sa tinga, ganun. Yung buhok, yung gupit sa mga babae. So, example, ganun ba yun? Crew cut. Naka-crew cut ba dapat kapag call center agents ka? Nakasapatos, pantalon, slacks, o ano ba? Kasi sa napapansin ko kasi mga lalaki pumapasok sa kanina, di ba? Yung mga dumadaan dun. Yun ay nagtatalon-talon sa sa tubig. Ay ano sila, mga naka-forma talaga ng sapatos at pantalon. Dito na si Kuya, gitarista. Yan, may piat na si Kuya at magwi-withdraw na siya. Bayad na siya sa kanyang gig. Dati, sobrang siyempre pag sinabing singer, banda. Tapos, di ba? Banda. So, nag-perform ka sa mga club, sa mga bar. Eh, iba talaga yung dating, ano, parang lakas maka-social. Ma-formers masyado, no? Ma-forma. Kasi ngayon, nung ako yung nasa Manila, eh siyempre, ano, ako doon eh, kumbaga hindi naman ako singer, pero pag may chance talaga na ako'y kumakanta doon sa beer house na yun sa gilid lang, ano, Marikina Riverside. So, kasi may araw doon na parang yung mga singer na, kasi waiter ako noon eh, waiter slash, basta meron akong sideline waiter sa isang beer house na may-ari naman ay Litinio, Bisaya, din sa may Marikina. Kasi ngayon, may araw doon Sabado't Linggo yata, Biyernes ng gabi, Sabado, Biyernes ng gabi, Sabado, tsaka Linggo. Yung mga singer nila lahat, dinadala ng aming manager sa may Timog para mag-perform sa mga Cowboys Girl na gano'n, no? Yan, sikat kasi nung araw. 2010, 2011. Gano'n yung mga year na yun. So, syempre, walang matitirang ano, singer sa Marikina. O, walang mag-i-entertain sa mga janitor fish ng Marikina River. So, ang gagawin, eh, ako yung kakanta. Oo, kumakanta ako ng ano. Siyempre, yung mga kinakanta yung mga Maroon 5, di nyo alam. Mga Simple Plan. Mga Maroon 5, Simple Plan. Medyo hindi pa kasi gas-gas yung boses ko nung araw eh. Eh, dahil sa kakakain ko ng sinangag. Oh. Kakakain ko ng ano, panay kain ng sinangag. Eh, yun. Gas-gas yung boses. So, may mga banda tayo dun sa bar na pinatrabahoan ko. Ang late lang pala ng sahod. 350 per 20 songs. For 20 songs. So, 22 seats yan. Sa 10 songs tapos. Second seat, 10 songs ulit. No, ang dami nun. Nakaano yun? Nakamalat yun, ha? So, titiba-tiba ka lang talaga kapag ka may itsura ka. Tapos, entertaining ka. Yan. Pwede kang mag-entertain talaga ng mga customer na nagiinuman. Tapos, pag may request sila, no, versatile yung boses mo, kailangan ano, kahit anong mga i-request nila ay kaya mong kantahin. So yun, makatanggap ka talaga ng extra sahod. Ayan sila, ma'am, call center agents. Saya rito, para ka na sa ano, no, gilid lang ng ano, ng dagat. Mayroong ano, langis-lis ng mga alon. Dinig-dinig mo. So, yun. Hindi pala ganun ka okay yung mga ano natin, mga performer, mga artist. Mura lang pala sahod. 350. Pero dati yung 2009, 2011. Baka ngayon may mga 1,000 na siguro. 1,000. Tsaka hindi pa yung gabi-gabi may gig, ha. Hindi pa yan per night. Hindi ka pa gabi-gabi na ikaw yung kakanta dyan. Kasi ano yan, palitan, salitan. Sa Lunes si ganito, si Martes si ganyan. Tapos minsan, nagano pa yan, binubuli pa yung iba kasi nga daw, sintonado, ganun. Para dang pala kakumanta. Oo, di ba? Nag-i-enjoy ako dito sa ano, sa tubig baka. I am enjoying. Sige nga, yan. Okay, so, sumugod na si Kuya. Wala siyang pasahero. Habal yun, habal-habal. Or angkas, parang ganun. Angkas is ano siya, no, brand. Yun.
So, Kuya Tiri. Sige, kaya niyo yan. Yan, nakabuta na talaga si Kuya. Yan, oh. So, yan pala, no? It's more fun in the moose. Sige lang, eh. Ganun talaga, laban lang. Eh, bahalang to. Pilipino tayo, di ba? Bahalang to. Dabawin niyo tayo. Bahalang to. Call center agents tayo, di ba? Ganun yun, eh. Tuhan lang para sa pag-angat ng ating kabuhayan. Ayun, good luck yung mga naka-lower dito, no? Talagang mapapasukan ng ano, yung ng tubig, yung makina. So, sa mga gustong matuto dyan ng mga diskarte, technique dyan, mayroong technique si Bay Benny Manlupig para anong diskarte para hindi ma lunod yung inyong sasakyan, hindi titirik sa kalagitnaan ng baha. Lowered pa more, dadaan mo yung ano mo dito, yung mga lambo, no? Mga yellow Lamborghini. Oh, lalo pa talaga, lalo pa ang tagal dito magano, no, mag-go ng traffic light. Mag-go signal. So talagang malulubog ka talaga diyan ng pangmatagalan. So, yung kanina si Kuya na nakabuta, inform na talaga siya, taga rito 'yon, panigurado sa lugar. Kaya naka-ready na talaga siya. So tignan natin yung ano sa likod ng Starbucks, kung may ano ba. Ayan, oh, chill lang si Kuya. Sa likod ng Starbucks, kung may baha rin ba. Yan, mga Grab driver, no, mga riders, shout out, ingat lang mga boys, ingatan nyo sarili nyo, pati yung mga dinideliver nyo. Ano yan, di ba, bayad na yan. Once na i-cancel yan pala ng ano, ng customer, eh hindi na yan pwede ibalik sa tindahan. Kayo nakakain yan, di ba? So, dito na area, wala naman tubig. Guarded by, and meron silang seawall. Seawall talaga. Parang alam na to ng may-ari ng ano, ah, ng gusali. Or ng damo sa land na talagang bahain to dito. Kaya meron na sila nakalagay na barricade. Meron na silang ano, tsunami breaker. Just in case na magkaroon ng tidal wave or tsunami. So ganyan na ito si Kuya, oh. Yan, papasok siguro si Kuya as call center agents. Tignan natin kung anong gagawin niya, baka mabasa siya. Ayun, oh, may mga nakaharang. Kayara, Koy, kayara. Lamang kayo taga sa piil, no? So dito na area, wala, no? So elevated siya na portion. So dito lang talaga sa kalsada, highway. So yung mga naglalakad lang, mga walang sasakyan, walang service, walang hatid sundo, so sila yung medyo nahihirapan talaga. Uy! Akala ko lubog sa baha dito. Parang may tubig din, no? May tubig din ba? Ayan nga, matubig nga. Matubig na yung lugar. May mga nakapark dito. Kunyari, may sasakyan, no? Tapos nagtatrabaho sa IT park. Concentrix. Tapos, di nila alam. Siyempre, hindi nila mamamalayan siguro na masyadong malakas yung ulan gawa nung naka
earphone, tapos air condition masyado, no? So soundproof, hindi lang maririnig yung sa labas. So pwede tong lulutang na pala yung ano nila, yung nasasakyan. Diba? Pero meron naman silang alarm, no, na ibibigay yung kanilang manager or supervisor o kung anong tawag dyan. Na, oy, sino yung may mga sasakyan dyan? Paging. Sa mga may sasakyan nakaparada dito. Yung inyong mga sasakyan ay nauna ng ano, umuwi. Lumutang na, lumahoy na pa uwi, no? Hindi na kayo tinantay. Diba? Lalim nga. Just me, yung marimar. Pero siguro, ano na, no? Alam nyo naman ang mga Pilipino, diba? Resilience is the key. Talagang ang bilis lang din naman masanay sa una nahihirapan, pero yan, sanayan na lang. Pero pangit naman yung ganun, yung resilience is the best policy. Parang baka maganda talaga dyan, ano, yung gawan talaga agad ng solution ng ating government. So di, hindi ko lang din naman alam kung bakit hindi pa to nagawa ng action. Kita naman yung ebidensya na mahirap talaga kapag uulan. Tsaka ang Pilipinas, hindi naman to seasonal dito na uulan lang. Hindi siya uulan dahil hindi siya seasonal, no. Like once a month, once a year lang siya uulan, or dalawang buwan lang to uulan tapos there is init na, no. Ano yung season natin sa Pilipinas, tropical country tayo dito. Biglang uulan, iinit uulan, iinit uulan, no. Pero may ano talaga, may buwan talaga na tag-ulan. Ano ba 'yun? Yung November, December, January, February hanggang Marso. Pero ito kasi meron tayong tinatawag na global warming, so nagkakaroon na tayo ng climate change. Meron tayong climate change dahil sa global warming, oh, di ba? So, balik-balik tada tayo dito for today's video. So ngayon, kahit summer, di ba? Supposedly April, May, in June, 'yun yung buwan na tag-init talaga yan, talaga dapat. Pero anyari ito. So La Nina tayo kasi global warming. So nagkaroon tayo ng climate change. Yung mainit nagiging malamig, yung malamig naging mainit. So yun lang, no. Baha sa damo sa IT Park. Concentrix. Diba? Baha, no? Yan si ma'am mo, natrap si ma'am. Hindi niya alam kung saan siya dadaan. Nag-aantay siya ng sundo. Sunduin natin. Gagay. Pang thumbnail. Puntahan natin sila, ma'am, dito. Check natin yung mga agents dito kung anong mga diskarte nila para makalabas ng area na hindi nababasa. So, kumusta dyan mga nanonood ng mga call center agents sa NCR and Metro Cebu? Kayo rin ba ay binabaha kapag ulan? Pero ayun ang pangarap mag dimsum. Dito. So, baha, no? Talagang pinapaligiran sila ng baha. So, pag may pangarap silang ano, ay pangarap, pag mayroon silang plano daw na mag dimsum, huwag na lang. Kasi baha. Sa tayo doon na parte ng kanina sa may GP Laurel. So dito tayo na area ulit. Tingnan natin kung gaano kalalim.
So syempre mga call center agents, matatalino yung mga yan. Alam nila ang gagawin, no? Gumagana ang mga otak niyan kapag may baha. One call away sa mga juwa. Sandali nyo kami. May baha. Ayun, hanggang dito lang pala yung baha. Dito mababaw na. Ayan doon sa loob. Pinahapa rin sila. Loob ng ano yan, rentahanan. So, dito na area. Hindi na. Yun. Pagkusok kayong baha, Dri, at kuya. Pagkusok kayong baha, abot ka, Dri, ah. Pagkusok kayong ulan. Galing na parang ito, mga 10 minutes lang, di ba, ang ulan. Dali na tayo, bundak. So, kanin siya nga baha, wala rani siya. Dili pa ni siya mao. Kung... mao ba? So, sa imong ginabuhat pag mo baha siya? Basa imong mga gamit, Dri, ah. Kurinti. Pero na may mga kwanda, mga sababida, ana. Mga speedboat. Palang let, wala. Oh, baho. Pati mga agent pa. Ambak-ambak sila para di sila maano. Nakaambas naman yun. Ah. Ah, pero na daw, ano daw, na daw plano nga pataason. Drainage. Kung magunin, private magunin, no? Oh, sila dapat ang maano, no? Sila dapat ang mo patrabaho, no? Makipagtulog, mag-ano sila. Oh. Kailoy ka rin ito, oh. Pag naog, wala sila kabalo sa agi. Nay na nga basa ang sapatos. Oh, lalong yun dito, oh, sa tunga. Pati Drea, sa ano, gil? Kanang gawasan gil nila sa ano? IT Park. Oh, yeah. Garmin tiga gaulan ang dabaw kada gabi eh. Di ba? Okay lang may mga motor. Okay lang mga call center agent na uyab ba no? Nga na yung motor. Nga nga ba? Waya. Uyab. Uyab mo na mo eh. Check lang. Alis ako kaya? Oo. Buang manggoy. So yun, bali... Police outpost. Holding area for Starbucks drive-thru. First ever drive-thru in Mindanao. Gusto Davao. So, ano mga hagala na sa tingin nyo? Kung kayo ay kung kayo ang nasa gobyerno at kayo yung may-ari ng Concentrix, anong gagawin ninyo, no? Para ma-solve or mabigyang solution itong problema ng mga agents, di ba? Yung manggagawa. Sila yung mga frontliner natin, di ba? Sila yung natataguyod ng kumpanya, ng negosyo. Pa talaga sila nakalabas. Problemado sila. Saan sila dadaan? Ano, nahalota. Mga sasakyan. So, kung kayo itatanungin, mahagala dyan, shout out. 6,400 subscribers, di ba? Parami na kaya ng parami. So, kung kayo itatanungin, kayo ang may-ari ng Concentrix, kayo ang may-ari ng Damosa Land, Damosa IT Park, at kayo din ay nasa gobyerno, kayo yung makapangyarihan. So, ano kaya ang gagawin ninyong solusyon para ma-solve itong kalbaryo? Kalbaryo kasi ito, burden, no? Pabigat. Ano? Problema ng ating mga dakilang manggagawa. Ito ating mga call center agents. Mga taga BPO industry. Ayan, ito sila. Diba, dapat dito na yun sila dadaan. Rekta, pero kailangan nila munang maglakad muna ng malayo papunta dun. Alright. Ayan, sa mga gustong mag-dimsum daw, magbabarak mag-dimsum. So, pwede lang pala dito dadaan, no? So, ilagay natin yung ano natin, sarili natin, yung ating mga paa sa kailang sapatos. Kunyari tayo yung agent. So, kapag kalabas mo ng opisina, ng iyong workplace, tapos syempre, hindi mo
mo sukat at alain, no, na napakalalim pala ng tubig, ng tubig doon, tubig baha. So siyempre dito kadadaan, dito na area dyan, dyan na sidewalk. Dyan pala trap, wala pala madadaanan. Ah, meron pala, parang ganito rin pala, yung may hump. So minsan din pala ang hump, so, gamit siya para pampa-refrain, no, sa sobrang bilis na pagpapatakbo ng mga sasakyan. At minsan naman ay pampa gagawing tulay, no. Damusa IT Park na may baha. Okay, so yun na siguro, no, napakahaba na itong ating video. Hindi ko alam kung kayo pa rin ba ay andito at nanonood pa rin, nakaabot pa. Baha is real. Struggle is real talaga dito. Gaya nun si ma'am, dapat ihatid lang ng kanyang sundo, no? Nung ano, doon lang sana dapat sa labasan, pero nung nakita yung tubig na mataas, sinabi niya na lang, sige, diretso muna ako. Dito din, oh. Maging sila, oh. Nag-i-enjoy din yung mga gwardiya natin dito para mag-tampisa sa tubig baha. Ant Bacor. So, yun lang, no? At dito natatapos yung ating vlog. Thank you for watching. At tayo'y uuwi na. Sama ko kayo, siyempre, di ba? Yan, may bumaba. Pasok na yan. So, saan siya dadaan? Alam niya na ang daan yan, sa likod. O, di ba? So, matagal na siyang empleyado dito. Alam niya na yung tamang gagawin para hindi siya matrapsa o hindi siya mabasa sa tubig ba. So, doon sa likod merong shortcut. So, yun lang. Thank you for watching. Ingat po ang lahat. Siyempre, ingat sa filariasis, no? Kapag may ganito, huwag talagang sulong ng sulong. Huwag yung isipin na porket malinis yung tubig ay di porket malinaw yung tubig ay malinis na, no? Hindi lahat ng malinaw ay malinis. Yung iba talaga yan, may mga minsan may mga ano yan, may mga dumi. Bye bye.